mga sumbong o rinayin ng bayan ngayon, Direk? COVID cases sa Pinas, umabot na sa 1 million. Yun ang sumbong ng bayan. Direk, parang, Direk, paki-check nga ng net worth natin. Mukhang leading tayo sa net worth. ano ba ito? ML o ano? Dota? Pataasan ba ng net worth dito? PH number one? Ano ba yun? Wala bang ano? Wala bang post yung gobyerno ngayon ng ano? Ay, yung mga gobyerno tuloy. Yung mga anti-government memes dyan na ano? Happy 1 million, guys. Baka padala na tayo ng YouTube ng ano? Gold play button. Ilan ba yung gold play button? Breaking news. COVID-19 cases in the Philippines breach 1 million. Sad. Hindi mo naman din masasabi. Ayun, well, madami din inconsistency sa reporting eh. Kung diba? Hindi natin alam kung who's who and who's not eh, diba? Pero, para sa akin, nakakalungkot. Kasi, paano tayo magbaback to normal kung mismo tayo, hindi tayo sumusunod, diba? Like, oo, tayo, sumusunod tayo. Tayo meaning mga sarili natin, diba? Tulad niya ni si Mamu na paglalabas siya, si Daddy ay lalabas, nakamask. Medyo irritable yung face shield, pero we have to, di ba? Mm-hmm. Ako, ganun din naman yung ginagawa natin lahat. Alam niyo yan, tayong mga magkakasama dito, di ba, na every time na lumalabas tayo, nag-iingat tayo, sumusunod tayo sa curfew. Ang hindi ko lang matanggap dyan, or nakakalungkot, is bakit tayo kaya natin, bakit yung iba hindi? Di ba? Kasi siguro kasi yung iba yung kaya umabot ng 1 million yun kasama yung mga homeless diyan. Diba? Pero yun nga eh, parang nakakaano lang kasi na tayong mga normal na tao na nakakayanan natin sumunod at mai-prevent. Kasi nakakalungkot lang isipin na wala, parang lumalabas talaga na wala tayong disiplina. 'Di ba? Every day ang daming cases. Oh, talaga? Na, ano? 'Di ba? Marami talaga matitigas. As of April 26, 2021 is 8,929. Active cases 74,623. Well, so, maganda may recovery. 'Di ba? Recovery 11,000, total recovery is 914. Pwede i-minus natin yung 914. Ano tayo? 1,006,428. O, di-minus mo yung 914,952. So, 91,000 lang talaga. 91,000 na lang yung COVID cases natin. Wala dito. Wala nga ako nakuha. Wala. Sino ba yung nakuha? Sino yun? Yaki. Sa Dota. Sir Mike to eh. Mahirap talaga yan. Mahirap talaga yan COVID. So, din, wait lang ha. Kakasabi ko, direct tuloy Daddy A. Kakasabi ko lang kanina ha. Pag nakakita ako ng numero, naihilo ko. So, yung 1 million, minus natin dyan yung 74? Naka-recover. Oh, yung naka-recover na 914,000. So, ay, may pa-formula. May pa-formula si Madam Irby ko. Tingnan mo. Well, cases recovers, that's active cases. Nope, yung 74,000 lang ang cases na active. Ah, okay. So, 1 million something minus recovery. Ilan yung sagot mo dyan, Mamo? 81,476. Pero ang active cases niya is 74,000 lang. So, parang sinasabi nila dito is, yung 1 million ay inabot ng Pinas na nagkaroon ng COVID. Mm. Okay. So, hindi siya yung 1 million na active. So, ayan na yung mga recoveries. Mm. Nandiyan na lahat. So, ano, naghahabol ba tayo sa ano top network? Pinas, gising! Kasi nataka kasi ako sa Pinas. Ayaw ko lang magbanggit ng lugar pero parehas kami lumaki ng maki doon eh. Saka nakakita. Pag umaga, sobrang dami ng tao. Sa gabi, wala. Eh, para kasi ang iniisip ng tao, hindi sa totoo lang, ito real talk talaga. Ang iniisip ng tao, para sa isip mo kasi,
sa umaga, ano, walang COVID. Sa gabi lang, di ba? Sa gabi, oh. Kasi sa gabi, walang tao. Sa umaga, sobrang dami. Kala mo, normal lang. Tapos kung maglabas sila ng meme, ba't ba nilalagyan nyo ng curfew pag gabi? Night shift po ba yung ano? Yung... yung COVID? Yung COVID? Eh, yung COVID yung nakakapit sa tao eh. Kung hindi kayo nagagala, inahayaan nyo muna yung sarili nyo, ikulong yung sarili nyo for 14 days. Hanggang sa magmawala yung ano, hindi na kayo makapagkalat. Kung meron kayo. Sinabi ng doktor na 14 days. Ah, ganun ba kahirap yung 2 weeks na ano? Yung nakapatay nga eh. Yung nakapatay. Ay, pasabihin dati. Ay, sorry. Ay, pasabihin dati sa tondo yun. Ganun naman talaga doon. Ewan ko ito ah. Isipin nyo na lang. Doon sa yung mga matitigas ang ulo. Diba? Na pag sinabing umistik muna kayo sa inyo, sa bahay nyo for 14 days. Dahil yun yung period nung yung parang pagsa-self-quarantine, di ba? Dahil yun yung parang duration ba, nabuhay yung virus, and then yun sa mga susunod, wala na. 14 days ka lang naman magkukulong. Malaking ba, sobrang laking bagay ba nun para sa inyo na 14 days ka na? Meron ko na ng social media. 14 days kang hindi makipag-usap like personally, ganun ba kasakit yun sa'yo? Isipin mo yung preso, nakapatay, sentenced to life, dalawa tatlong habang buhay yung ano nakakulong ng dalawa hanggang tatlong habang buhay, hindi siya nasasawa doon sa loob, napapagtiisan niya, kumbaga 20 years, 30 years, 40 years na siya nakakulong, nagawa niya, may nagawa pang mali yun, ikaw wala kang nagawa mali, ang pinakikiusap lang sa'yo, magstay ka for 14 days, positive ka or hindi, diba, kumbaga nakaano ka, 14 days lang po. Mayroon ba kahirap yun? May social media naman, may freedom pa rin naman tayo for 14 days. Sinabi ng ano, pag sinabi na wag muna kayong ano ha, travel ban or ano, nung sinabi na okay na, wala na yung ban, ayun, sige, nagpuntahan ng Boracay, nagpuntahan ng ganito, nagpuntahan ng Coron, nagpunta sa ganyan. Inakatingkat ba kayong lumabas? Tapos pag nasa bahay nyo naman kayo, pag wala kayo sa inyo, gusto nyo nang umuwi. Ano ba yan? Yan ang hirap ng Pilipinas, titigas ng ulo eh. Dahil matigas ang ulo, si Trump. Minsan talaga, parang naiisip ko, hindi unlad ang Pilipinas kapag Pilipino yung nakatira eh. Diba? Hanggat Pilipino yung nakatira sa Pilipinas, parang hindi tayo unlad. Di ilan-ilan lang mga marunong sumunod eh. Yung iba nga, tahimik na lang sila na sumusunod. Tapos ang problema pa dito, marami pa nagre-reklamo. Super reklamo. Reklamo dito, reklamo doon, lahat. Sabay sisi sa gobyerno. Nagre-reklamo, puta ina. Patulad nga sabi ko nga kahapon, kesa nagre-reklamo tayo na nagre-reklamo na nagre-reklamo, edi sumunod na lang din tayo kasi para sa atin din naman yun eh, di ba? Kung nagre-reklamo ka, hindi ka naman din makakatulong. Yung nakaka-stress. Edi hindi na Pilipinas ang tawag sa bansa natin. Pilipinas pa ba tawag dito? Akala ko China. Philippines. Philippines. Akala ko province. Ba? Hindi, yun lang din kasi talaga problema. Kaya hindi natin masasabi kung hanggang kailan. Meron akong friend na tinanong kong doktor. Actually, kaka-birthday niya tayo. Happy birthday sa'yo, Doc. Tinanong ko siya, kasi kakapasa lang niya as a doc, licensed doctor. Tinanong ko siya kung sa tingin niya, kung kailan pa ba tatagal yung COVID. Hmm. Sabi niya, depende daw sa tao. Depende daw sa atin. Depende daw sa mga tao talaga kasi usually ang mga ganyang pandemic is tumatagal ng 2 to 3 years. Sa atin daw baka o daw umabot ng 5 years. Paano daw yung 4 years kasi hanggat ang tao hindi natututo at hindi talaga sumusunod sa mga gusto ng gawin ng pamahalaan natin or ng mga nasasakupan natin. Wala daw mangyayari. Tinanong ko nga siya, natatakot ka ba? Sabi niya, natatakot daw siya. Pero kasi yun yung profession na ginusto niya. Para tumulong. Ganyan din sa mga ate ko. Daming namatay na doktor, di ba? Sobrang daming namatay na doktor dahil sa COVID. Pero siya tinanong ko, sabi niya, natatakot siya, pero wala siya magagawa. Kasi yun talaga yung dapat niyang gawin, tumulong. Kaya nga daw dapat, yung mga tulad natin yan, tulad natin mga mamay, sumunod na lang daw tayo kung ano talaga yung dapat gawin. Para, yung sabi mo, prevention is better than cure, di ba? Yun na lang din talaga. Siyempre, kahit sila doktor na natatakot, paano pa tayo? Nung magkasundo kami ng ate ko, ganyan din ang sabi ko sa ate ko eh. Sabi ko, hindi ka ba natatakot? Sabi niya, ako, kumbaga sinumpaan trabaho ko to eh.
kumbaga pag sinabi mong kung ako sundalo ko, sumumpa ako na ipagtatanggol ko yung Pilipinas, pag namatay ako, tatanggol ko yung ipamamatay ako ng pinagtatanggol ko yung ano, yung Pilipinas sa gera. Ako, meron akong sariling laban. Ito. And kailangan ako dun. Sabi ng ate ko sa akin. Kailangan ako dun. Natatakot sila. Pero natatakot ako. Oo, natatakot siya para sa buhay niya. Pero kailangan niya yun eh. Kumbaga, kaya nga siya nag-google ng oras para maging doktor. Kasi, yun yung trabaho niya. And since doktor na siya, ng matagal na panahon, ito yung isa sa mga panahon na kailangan siya. Eh, hindi siya takot. Dalawa sila, mag-asawa sila. Mag-asawa silang doktor. May anak siya na dalawa. Oh. Pero, nasanay na nga lang din tayo eh. No? Nasanay na tayo na ganito yung pamumuhay natin. Na hindi mo na, dati every weekend, Saturday, Sunday, kailangan mong gumimik. Kailangan mong lumabas. Oh. Diba, may mga taong ganito. Friday night, diba? Friday night, ganyan. Ba tayong QC, inom tayo, ganyan. Pero ngayon, wala na. Hindi mo na naiisip yun. Kumbaga, pag na ako bahay, lala na, pag may, tulad natin sa work natin is streaming tayo nasa PC. So, hindi mo na naisip pagkatapos kahit Friday, parang Friday, Saturday, Sunday, normal na araw na lang. Tulad niya, may ginagawa tayo. Yan, may sumbong tayo, tapos magkocomputer tayo. Hindi na natin naisipin natin mga ginagawa natin na pasaya, pasarap. I mean, parang reward mo sa sarili mo na weekdays, nagtrabaho ka, so weekends, kailangan mo man lang treat yung sarili mo. Wala na, di ba? Hindi na natin naiisip yun eh. Kumbaga kung magiinom, kanya-kanyang bahay na lang, kanya-kanyang lugar, dito na lang, hindi na lumalayo. Kasi wala na, nasarili tayo na may COVID eh. Kaya siguro kung gusto natin talagang maalis yung ganun, mabalik yung dati, kailangan talaga tayo magtulong-tulong na lang, di ba? Oh, para makabalik kayo dun sa mga buhay nyo na, bro, pare, gusto mo ito storms, pare. Hindi mo mukhang sila. Nakakabis na po patakang. Kita mo yung mga tao sa saya na sobrang daming tao. Ngayon, wala. Oo, no? Diba? Buti pa sa ibang bansa. Tulad nga nung topic natin kahapon sa Israel. Israel, oo, diba? Sila, sana maging ganun din tayo. Ang alam ko nga New Zealand is ano na, COVID-free na eh. Pero biglang na-retract dahil nagkaroon ata ng 6 cases. 6 cases lang pero biglang naghigpit uli sila. Kasi alam ko, ewan ko eh, kung tama to ah. Nagka-rumor kasi since lahat naman tayo active, tayong tatlo, active tayo sa Dota. Si Gaben Down is nagdalawang isip na ilagay sa Stockholm or sa Sweden yung TI. And parang napunta ata siya ng isang beses sa New Zealand and nung nalaman niya na COVID-free and safe, tapos yung sa gobyerno, gusto niya ata doon idali ng ano, ang TI-10. Pero since nakaset up na nga na sa Sweden gaganapin yung TI, eh, sa Sweden na. Pero napalo daw sa isip ni Gaben na dalin ang TI sa ano sa Sweden. Ay sa Sweden, sa New Zealand. Ay, pero muna pilan siya, wait lang. Ah, sige mamo. Diba, isipin mo yun, nababago mo yung isip ni Gaben, pero hindi, sige, okay na siguro. Diba, sila nakaka-recover naman eh, diba? Talagang disiplina lang. Eh, diba nga, sabi ko siya, wag akong tatanungin mo regarding time zone ng New Zealand, madami yung ano dyan eh. Ano eh, 'di ba? Siya ano pa siya doon, RN, 'di ba? And siya hindi rin siya takot, pero confident siya sa ginagawa niya doon on how they fight against COVID-19. Tapos nalabanan nila, nasugpungan nila eh. And I don't know sa Brunei kung meron pa. Pengi na lang ako ng fact data noon. Sorry, nakaano ko sa ilaw eh. Pagka ano, suportahan natin 'yun. Alam ko rin Brunei is ano eh. Almost zero. Vietnam? Ang zero? Kung tutusin ang Vietnam is third world country. Diba? Pero ano sila? Back to normal na. Tingin ko kaya naman natin, you know, daddy? Hello? Yun lang, nawala na pala. Nawala nga si daddy eh. Nangyari? So, ako na lang pala muna. Ayun. Ano yan? Sorry, ano? Madam Mervic? Ayan, sila pala, nandiyan pa naman sila. Pero, di ba, do you get my point, di ba? Ba't yung ibang tao kaya? Sana kaya din natin. Ano ba naman yung unting pagtitiis? Di ba? I mean,
yun lang, onting sakripisyo lang. Yun yung lang yung hinihingi ko. Siguro, kung may hingin ako, yun lang. Ha? Nalipat saan? Nalipat pala sa ibang Discord yung kausap ko. So, husay nga nito. No? Sabay alis eh, no? Dad A. Wala pa pala. Oo nga, no? Bigla akong iniwanan eh. Nilipat daw si Dad A sa ibang Discord. Ano nangyari? Ganda-ganda pa ng explanation ko. Tumawa pa si Dad A, narinig ko ah. Diba? Sabi ni Daddy, hey, gumano pa. Tapos biglang kinainan na, no? Kinain ng Discord. Buti na hindi may tumating kasi. May tumating kasi may pulis sa labas. Buti na ako nakita. Lu? Pulis as in... Adumaan lang. Adumaan lang siguro. Naka... Si Daddy, eh nga, kausap ko. Bigla nawala eh. So yun. Kayo ba? Ano ba ang take nyo? Bago natin isara tong sumbong ng bayan. Yan, ito ni take ni, ano, ni Madam Urbic tsaka ni La Raffy. Yun, same lang din. Para makaalis na tayo sa pandemic, kailangan lang natin magtulong-tulong. Dagdagan pa natin, gawin natin 2 million. Uy, mahirap yan. Parang ano to, who wants to be a millionaire? Nandun na, nasagot mo yung 1 million question, doon na tayo sa 2 million question. Di ba delikado yan? Oo. So, yun nga lang. Kailangan talaga nating mag... Lack of discipline daw and lack of action from ano government. Yan, sabi. Same lang. Ganun lang din naman. Pero tama, we still have to do our part. Kumbaga, yun na lang yung pinakamalaking tulong natin. Diba? Sumunod tayo kung ano yung sinasabi ng, ano, ng hindi ng gobyerno, but the health officials. Yun na lang. Health officials na lang. O kung sa yung nakakaalam mismo, which is yung mga health official nga, di ba? Mga doktor, kung sinabi ng doktor na kapatid, doktor na kamag-anak, kaibigan, pinsan, ka-eme, sinabi na mag-take alergy ng vitamins, tapos huwag kayong lumabas, avoid contact, ganyan, always wash your hands, mag-alcohol, mag-face shield, mag-face mask, di ba? And then kung kailangan mo sinabi yan na i-self-quarantine yung sarili, then tuloy mo, gawin mo. So, ayun nga. Ano yung Bida Project? Alin? Ayun yung sabi. Bida Project ng DOH. Ano yun? So, hindi ko alam. Tagal ko hindi nanonood ng TV or kung ano. Ayun natin. Bida Project ng... Mahaba kasi. Bida Project. Bida Project o Bida Program? Bida Program ng DOH? Yun ba yun? Tanong natin. Haba daw eh. Hindi daw kaya ng Kumu eh, sabi. Hindi kaya ng Kumu. So, yun nga. Ikaw na mag... So, yun. And I think that's it for us. Hindi na nakabalik si Daddy. Eh, kinain na talaga ng tuluyan ng Discord. So, yun. That's it. Nalipat na ng Discord. Oo, dalawa na lang tayo. Ay, andyan na. Eh, ganun, napasara na tayo. So, ayun nga. Ikaw na, Tito Pilatch. It's your time. Daddy, ay, okay ka na ba? Oo, so, okay na. Pagpindot ko na ito. Pagpindot ko na watch stream na lalipat ako sa ibang channel. Saan ka napunta? Iba? Hindi, ayaw ko naka-open yata itong ano, niti mo dun sa kabila. Ako nanonood na Netflix dun sa kabila. Parang may narinig ko dito. Ay, ganito. Nakita ko si Pompey sa kasi John. No? Nanonood pala. Oh, nanonood ng Mortal Kombat yung mga yan. Pero ito na. Ito yung ating mga shows. Mga other, sir, show. Na, ano, other shows na abangan nyo dito sa ating channel. Siyempre, patalinuhan. Everyday except Monday, Tuesday to 2:30 PM. Tapos, siyempre, tamang usapan. Everyday except Monday, Tuesday, 4 to 5 PM with Denara, JBK. At siyempre, ang sumbong mo kay Kote, everyday except Wednesday, Thursday, 8 to 9 PM. Kasama ko, Tito Pilaj, Ano Chantel, at si Daddy A. Ayan. Thank you sa inyo lahat, guys. Kay Madam Irvy, kay Raffy, lahat ng nandyan ngayon. At sana nag-enjoy kayo sa episode natin today. At kita-kits tayo. You pala. Tomorrow. Ayan. Have a good night, guys. Thank you so much. Yay.
'yun nga sinasabi ko. Wag mo, hindi mo kailangan maging yung tao, bagay o siyang ano na hindi naman talaga ikaw. Gets mo 'yun? Yeah. Eh, kung sinamahan mo na lang siya doon. Tama 'yun. Kasi dapat